Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. No, hindi sana tayo magla-live. Sorry for my international subscribers. No, let me just speak in Filipino. Kasi there is a developing story. May developing story po, no, with regards to Larry Gadon. No, yes, indeed. No, we are not calling him attorney Larry Gadon now because kapapasok lang po ng balita na na-disbar na po siya ng Supreme Court, no, by a vote of 15-0, no, so unanimous vote, no, 15-0, no, majority or unanimous vote, nag-decide na po ang Supreme Court na i-disbar po siya. Yung case po na yon ay dahil po dun sa isang ano, no, may sinabi siyang mga masasakit, masasamang salita with regards to huwag na lang na po natin pangalanan, no. Ano po siya, respondent po siya, correspondent po siya ng isang foreign newspaper, no? At that time po, tinitira po kasi nitong correspondent nito or itong journalist na ito, Filipina po to, Filipina, no, journalist na ito, si Pangulong Bongbong Marcos, nung candidate pa siya, no, with regards to the tax evasion case ni Pangulong Bongbong Marcos in the past, no, tinitira siya. Kaya talaga po, dinependeran naman po ni, at that time, ni Attorney Larry Gadon, sinabihan siya po ng mga masasakit na salita, no? Kaya lang po, unethical daw po yun according to the Supreme Court, no? Meron po silang mga sinabi doon na with regards to this provision, talagang naabuso po ni Larry Gadon, attorney Larry Gadon, dating attorney Larry Gadon, yung provision na yon, no? Kumbaga, talaga pong nag-ano po siya, no, nag-violate po siya ng certain rules, okay? We are just discussing this because recently we had a video or a vlog with regards to this na naapointaran, no, President Bongbong Marcos was able to appoint, no, this particular person, no, si Larry Gadon. Tingnan po natin, no, tingnan po natin kung maapektuhan po itong ano na to, no, itong appointment na ito. Ano naman po yata ito eh, itong position na to, hindi naman po ito ano eh, i-approve ng ano ng Commission on Appointments ng Senate at saka ng House of Representatives, no. I'm not sure, no, paki-correct po ako diyan kung kailangan pa ng appointment, kailangan pa ng i-approve, no, yung appointment ni Larry Gadon, no, with regards to this, no. So na-interview naman po si Larry Gadon with regards to this. Sabi niya wala naman po siyang pagsisisi because nanalo naman po ang kanyang pangulo. Ang sinasabi niyang pangulo dito ay si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung hindi niya pinagtanggol ito, baka hindi naman po ito manalo, no. So hindi nanalo o hindi manalo, something like that, no. So yeah, anyhow, thank you very much. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain this particular channel. No? And then, so of course, we want to honor our subscribers from around the world. It's more than 4,000, no? 4,200, no? 4,250 almost, no? Sige, thank you very much and God bless you all. Bye-bye.